Yeah, magandang araw mga boss. Bagong video natin mga boss, bagong project. Yan ang ano, headboard. Yan mga boss, ang bagong project natin. Natanggalan ng pamangkin ko mga boss yung ano, yung sa pinya. Pasensya na kayo mga boss, hindi natin na video ng ano yung may sa pinya kanina. Kasi ano, medyo busy tayo mga boss. So ngayong araw mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yung headboard. So yan mga boss, yung ano niya, yung dati niyang sapin. Tapos ito yung pumpkin o ano. Yan mga boss. So yan mga boss, yung dati niyang sapin. Papalit po tayo ng leather mga boss. Ito yung ano niya, yung dila niya rito, nakalagay yan dyan. Yan, nakalagay yan dyan kanina. Tinanggal lang ng pamangkin ko. So mga boss, pagpapalit po tayo ng leather, hindi na natin ito gagamitin. Kasi pag i-blind natin dito, pag i-blind natin to, hindi po siya maganda. Ang gagawin natin, gagawa po tayo ng belt dito na kasya rito ay. Kasya rito. Paikot. Paikot 'yan mga boss. Yan, yan paikot hanggang doon. Hanggang doon paikot. Yan, paikot 'yan. Yan. Yun po ang gagawin natin. Hindi na natin 'to gawin yung piping kasi pag yung piping magbablind po tayo, pangit po siya tingnan mga boss. So ang gagawin natin yun, tumatabas yung pamangkin ko ng ano, ng tatayin ko mamaya na ano, belt. So papakita ko sa inyo mga boss yung technique kung paano natin i-convert yung fabric tail up to leather mga boss. Yun ang ano natin, yun ang ano natin ngayong araw. So yan mga boss, i-convert natin. Kasi pag mag-i-stick tayo dito mga boss ano, sa piping. Mag-i-stick tayo dito sa piping tapos ano natin, i-bablay natin. Pangit kasing kalabasan mga boss pro. So ang ginawa ko mga boss, gagawa tayo ng belt. Belt na lang. Pero ito yung nakalagay dito kanina mga boss. Tapos lalagyan pa natin ng ano to, ng lost fiber. Ay, fiber pill doon. Nandoon din. So tapos na 'yon. Tapos na 'yung pagtabas ng pamangkin ko. Tatayo natin 'yon. Tapos 'yung pangtakip natin mga boss dito. Na-mention ko sa inyo kanina, ito dito, 'yung belt. Tapos lalagyan natin ng decorated para maganda siyang tingnan. Isa-isa. Dito. Kagaya ng ginawa natin na ano 'yung pink na upuan. Kasi wala talaga mga boss kung yung belt pangit talaga tingnan kasi magba-blind tayo sa tela. May pangit tingnan mga boss, may butas-butas tsaka hindi maganda tingnan. Mas malinis po mamaya pag nakita niyo mga boss. Mas malinis yung gagawin natin, i-convert natin. So sige mga boss, ayun na, itatayin natin muna yung ano. Yung belt. So sige mga boss, itayin natin yung belt. So ito mga boss, yung ano niya, yung tinabas ng pamangking ko na ano, pang belt natin. Ang gagamitin pala natin dito yung tan ano, na leather. German leather mga boss, leather tats. Yung gagamitin natin. So ito mga boss, yung ano natin, lalagay natin. Tapos yun no? Yun. Bagong kasama natin mga boss, si JR. Kasama ni Toto Jerbe. Kaway to, kaway! Nahuli. Ito mga boss yung gagamitin natin. Yan. Ito yung pangtakip natin mamaya sa belt. Yan. Itay ko muna yung belt. Ito yung pangtakip natin. Madali lang to mga boss na proseso. Pero mas malinis to. Yun yung sinasabi ko sa inyong blind. Ibablay natin paikot. Matagal yun. Pero hindi pulido. Ito puro, ano to, mas pulido to pag ginawa natin yung ganito. So yan. Katalikod manager namin yan. Decorated nil daw. O, sige, yan ang manager namin, nakatalikod.
So ito na mga boss, tapos na po natin yung ano, yung belt na inayin natin. Ang simple nito mga boss, ito yung pinaka po natin, finisher natin pag mamaya, pag nagyanta na lang natin po yung leather. So ito yung pinaka pupuno po ng ano, trabaho natin. Ito yung pinaka tatahit yung belt mga boss. Sana patapusin nyo mga boss yung video natin para may malaman po kayo nung tip-tip kung paano natin gawin po yung ano, yung headboard sa i-convert po natin sa ganitong klase ng technique mga boss, kasi yung dati yung sa old school na gawa yung may piping po siya sa gilid, maganda po yun, pero kaso lang pag leather pong ilalagay natin, tapos once po na magpa-blind po tayo sa gilid-gilid para dumikit po yung leather din sa piping, pag inilay nyo po yung sinulid, magkakaroon po yun ng ano, ng pang ano yung butas niya, parang duluwang na hindi po magandang tingnan. Ito po ay sa ulitin, kanina siya sinabi ko, mas malinis po ito na paraan isa sa yung dati kanina. Piping po siya, piping tapos ibablayin natin yung piping din. Ito po mas magandang paraan mga boss. Ito po ay mas magandang mga boss na gagawin natin. So sige mga boss, ilagay na namin yung foam. Lalagyan po natin ang anong bell para mas maganda po yun, para magsandal. Sandal po ng mayari, mas malambot po. Kasi yung foam niya, medyo mayroon na po, medyo may gadis na. At nilapat po natin yung leather doon, makikita po yun kasi bubukol-bukol. Mas maganda po natin natin ang bell. Sige mga boss, lalagyan na natin. Ganyan po yung ano niya. Kaya sobra lang natin ang ano. Yan. Gagawin lang natin dyan mga boss para pan, katingin po natin to. Paikot mga boss, katingin lang natin, paikot dyan. Pag nakating natin mga boss, mamaya lalagyan na natin ng bell. Tsaka po natin lalagyan ng decorated nail mga boss. Ganun lang technique mga boss ano, sa pag-convert ng mga ganito klaseng headboard. Ito mga boss ay hindi masyadong pan, kasi plain lang pong ginawa natin ating headboard. Plain lang po siya, wala po siya mga butonis-butonis. Tsaka wala po siyang ganong design. So sige mga boss, kakatingin ko lang mga boss. So ayan mga boss, tapos na po yan, malinis na. Lalagyan na po natin ang belt. Ganito lang mga boss. Yan, ganyan mga boss, yan, paikot. So dun tayo mamaya magsimula sa ilalim para hindi makita yung dugtong. Tapos papakuha natin dito. Ganun lang mga boss ang technique niya. Paikot lang, paikot yan. So ito mga boss, maglalagay po tayo ng ano. Hit na lang natin siya. Yan, hit na natin. Tapos, sulitin lang natin mga boss ang ano. Thank you.
Tinitin lang natin. Kaya kasulat yan, yun lang natin. Matin. Ah, di ba mga boss, mas malinis siya kaysa yung magtatahi ka. Dito magtatahi ka tapos i-ano mo dito sa ito halimbawa, ganito. Yan. Mas maganda po ito. Mas maganda po ito. Mas ano po siya, mas elegant titingnan mga boss. So sige mga boss, tapusin lang natin. Ayan mga boss, tapos na po yung heat board mga boss na ginawa natin. Yan. Mas maganda to mga boss kaysa sa i-blind po natin yan. Yan. Yan mga boss. Once na hinila natin yung mga boss ang kanon sa leader, pag hinila natin nandito siya, makikita siya, makikita yung sinulit or yung pinaghilaan na wawakwak mga boss, ano siya, yung halatado. Pero pag tela, pwede po natin i-fly. Ganun lang mga boss ang technique natin sa paggawa ng headrest mga boss. So ayan mga boss, tapos ganda ng ano natin mga boss ang gawa natin. Sige mga boss, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo sa palaging pagtutok at pagsubaybay ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa uli, ito po yung Go sa Poster. Thanks for watching, and don't forget to subscribe.